Itbayat ay pinakamalaki sa tatlong pangunahing isla ng Batanes. Ang apat na barangay na tinatawag na Santa Maria de Mayan ang sentro ng komersyo dito. Dito rin matatagpuan ang munisipyo. Kasalukuyang nasa halos 3,000 lamang ang populasyon ng isla. Wala rin daw pang publikong transportasyon dito. Kaya halos lahat ng mamamayan dito naglalakad lang papunta sa kanilang destinasyon. Ipinagmamalaki ni Nanay Faustina ang katahimikan sa kanilang lugar. Naninirahan na sa ibang lugar ang kanyang apat na anak. Kinukuha siya ng mga ito, ngunit ayaw niyang lisanin ang Itbayat. Kahit mahirap ang buhay, kampante raw sila na mumuhay dito. Mas gusto pa namin sa probinsya dahil presko lahat, pati pagkain po. At saka wala kaming alahanin, wala kaming ginatatakutan. Peace of mind kami rito, ganun. Lahat magkakilala, magkakamag-anak. Kaya ayun, masaya kami rito. Uri, yayo! Itbayat na nanakaw! Ipinakita ni Nanay na kapag may kailangan sa kapitbahay, isang hingi lang at bibigyan ka na ng kung anumang meron sila. So ito na yung isang kaugalian namin na manghihingi sa kapitbahay. Kung meron po, ibibigay lang yan na hindi pinapabili. Ito nga, ibigkukuha pa yan. Kung yung mga kapit, magkakapitbahay kayo ganito, sa mga sabo sa pandan. Kami na, Diyos Amahas. Diyos Amahas. Ibig sabihin, bahala ng Diyos. Magbigay ng more blessing. Isang retiradong history teacher si Nanay Faustina. Nasaksihan niya ang pagpupursige ng mga kabataan na makapagtapos ng pag-aaral kapalit ng pag-alis sa Itbayat. Ay nagsimula po nung naka-may high school na po dito. Sapagkat yung first graduate, 1968. Kasi that school was founded 1964 po. Kaya 1968 yan, nagsialisan na sila mag-aral dun sa Manila. Tala nang nung may kalisa sa Basko, halos na sila makakapunta sa Basko para mag-aral. Ang Itbayat National Agricultural High School ang nag-iisang mataas na paaralan sa isla. Ayon sa datos ng Department of Education ng Batanes, halos 100% ng mag-aaral nito ang umaalis ng Itbayat pagka-graduate para magkolehiyo sa ibang lugar. After high school, wala kasing tertiary level dito eh. The only option if they opt to continue education is to get out of Itbayat. Ngunit karamihan sa mga umalis, bihira na raw makabalik. Gusto man nilang bumalik dito, kaso wala po silang mapasukan. Kaya sila nakipagsapala na sa Manila na humanap ng trabaho. Gaya ng mga nurses, ganon, hindi na makapas dahil pukunti lang ang personal ng hospital. Yung mga national office dyan, isang tao lang, one man lang ganon. Kaya mahirap ang mapasukan dito po sa amin. Kaya yung iba, yung mga kalalakihan, ang ginagawang kurso na kinukuha nila, halos na ngayon yung mga yung nautical para sila magbarko na po. You have not reached that position where you know everything. Para naman sa fourth year student si Kathleen, kahirapan ang nagtulak sa kanya upang maisipang lumuwas ng Maynila pagkatapos ng high school. Nandun na raw ang kanyang ate na kasalukuyang naghahanap ng trabaho bilang nurse. Sabi kasi ng papa namin, pag hindi kami nakagraduate, walang babalik sa Itbayat. Kasi mahirap yung life dito eh. Mahirap yung trabaho, yung kumita. Yung mga tinda dito, hindi siya kagaya ng Manila price, yung ano lang siya. Dito kasi kailangan patong yung bagahin niya, yung transportation niya. Kaya malaki yung ginagastos namin sa pagkain.